moment. Lahat ng susubaybay, bali mag-open na rin kayo ng sarili niyong Photoshop. Gamit ko Photoshop CS3 lang, so parehas lang naman niya kung CS4 o CS6 ang gamit niyo. So, simulan natin, mag-open tayo ng Photoshop. Mula sa interface ng Photoshop, open tayo, mag-view tayo. Tapos kung tarpaulin, karaniwan na ginagamit natin sa... tuturo ko sa inyo yung basic ng paggawa ng tarpaulin. Kasi problema lagi pagka may nagpapaprint dito sa atin na ang nagiging problem nila, minsan ang liliit nung gawa, tapos pag pinaprint, nagtataka sila ba't malabo. Common na nagiging problema nila yung sizing. Pag pinindot nyo yung sa file, makikita nyo ito. Pag nag-new kayo, lalabas dun yung sukat. Width. Kung halimbawa 2x3, karaniwan naman 2x3, 36 inches. Tapos yung ilalim naman niya is 24 inches. Resolution, common nagiging problem yan ng nagawa ng tarpaulin. Eh, ang ginagawa nila mostly 300, may nagpapaprint pa nga 1,000, Ano bang karaniwan dapat ginagamit? 72 lang karaniwan. Yung mga artist, mostly ginagamit niya 72. Tapos, instead na RGB, para malapit-lapit sa katotohanan na kagad yung CMYK nyo na po kagad. 8-bit, okay na po yan. White, then, okay. Yan, sana po nasusundan nyo. Pag nakita nyo, magkakaroon siya ng blank na unahin natin yung background. Sa ngayon, madali na kasi meron na tayong Google, meron na tayong Kaya kung meron na kayong naka-save na background na gusto nyo, yun na yung gagawin nyo. So ito, gumawa na ako ng background. Halimbawa, pambata muna gawin natin. Si Mickey Mouse. Open with Photoshop. Okay. Restore down. Tapos drag nyo lang po, pinaka simple, press control, then drag nyo po yung picture dun sa pinagagawa nyo. Control T or control transform, control T para shortcut na agad, then idadrag nyo lang po. Okay. Tapos salang tayo ng halimbawa ito ay birthday. Salang na natin yung picture nung ginawa natin. Ito. Ito yung picture ng bata, open with Photoshop CS3. Same din po, drag lang rin po. Restore down, then drag. So nasa sa inyo kung paano ang discard niyo na Sa akin, ang naiisip kong diskarte, lakihan ko siya. Para hindi tayo nalilito. Lakihan natin siya. Then, drag din dito. Kapag ka nagdadrag kayo ng picture, isa sa pinaka-importante na nagiging problema rin ng karaniwa, pagka control T, halimbawa, papalakihin natin, dinrag natin, napihit natin. So, papansinin nyo, nababatak yung mukha. Ang lagi nyong wag na wag nyong kakalimutan, eto po, maintain aspect ratio. Kasi po, pagka hindi nyo po nagiging, dyan po yung nagiging mukhang alien yung ginawa natin. Minsan lumalapad yung mukha, minsan naman umahaba yung mukha, yun yung nagiging problema. So kapag nabatak po natin ng ganito, pag pinindot po natin yung aspect ratio, pusa po siyang mag-ano kung ano yung pinaka-proportion niya. Iyan na natin siya, then flip natin. Okay. Iyan na siya, then pindutin natin para huwag kalimutan yun, then enter. So maraming paraan na
maraming diskarte. Yung iba ay pupentol kagad nila to. Ako dahil sa nakikita ko madali, eraser lang po. Ito eraser. Pansinin nyo. Yan ganyan. Pansinin nyo kung saan kayong layer nagawa. Ito, dahil nagpatong na ako ng another layer, titignan nyo po itong layer, itong area rito. Doon sa layer ng bata po ako nagawa. So, ayan, buburahin ko po ng unti-unti. Pagpansinin nyo yung ano, ang opacity ko is 100, ang flow is 100, pero yung brass po naka-zero, yung hardness. Kasi yung hardness niya para yan. Tapos para lumaki palaki natin yung alam. Ayan, okay. Para hindi po sharp yung ano. Ayan. So, pwede natin pagkaganyan, pabawasan natin ng konti. Yung flow tsaka yung ano, para hindi matapang yung pagkakabura. Isug natin ng konti si Mickey Mouse para makita natin ng maayos. So ito, para maging buo pa rin siya, kinamita ko po siya ng rectangular mark tool, then control T or transform, then patakin natin para ito, buo pa rin po yung background. Okay, tapos pangalan ng bata, halimbawa ay Mark. Ayan eh. Ayan, ito yung mark. Ayan, tumaan na ito, puro at yan. Control T uli. Tandaan nyo, control T ha. Then drag natin. Okay. Ibabaw naman natin siya dun sa bata. Ayan, pansinin nyo itong sa layer. Lagi nyo titignan nyo kung saan kayo nagawa. Ayan, ito. Pili po tayo ng font na, siyempre, pambata. Salamat tayo ng font na pambata. Okay. Siyempre, yung laro ng kulay, nasa sa inyo na po yan kung paano kayo maglaro ng kulay. Halimbawa, asul din, para hindi masyadong makolorete. Tapos dito sa mark, ito tong layer na mark, right click nyo, blending option, masinin nyo lalabas to, tapos stroke, yung pinakailalim stroke, lagyan natin siya ng dilaw, pero nasa sa inyo kung anong gusto nyong kulay ha. Tapos ito, bevel and emboss, para paumbukin natin siya, para magmukha siya nakalutang. Okay. Ngayon, syempre title. Okay, sa ibabaw. Happy first birthday. Control T uli. Pansin ninyo, gamit na gamit yung control T kasi para nababatak nyo lang ng mabilisan. Okay, enter. Tapos, hanap naman tayo ng font. Simple lang, yung para nababasa lang talaga nila yung ano. Happy first birthday. Yung first, gawin natin, iangat natin. Okay, control T. Huwag natin ganong i-highlight to para yung pangalan lang siyempre na highlight ng todo. Gawin natin white. Okay. Okay po. Happy first birthday. Blending option ulit. Right click. Stroke.
kumayaan mo, kung ayaw nyo naman mag-stroke na at parang paulit-ulit, gawin natin ang drop shadow. Yan, parang nakalutan siya. So, depende po. Dito, marami kayong pagpipilian dito kung anong gusto nyo maging yan. Ayan. Tapos ngayon, pagkapasinin nyo, ayan, picture ng bata. Kung meron kayo dadagdag na picture, pwede kayo maglagay pa dito. Dito sa dalawang to. Or pwede namang hindi na. Ano nanap nyo? Okay. So, ayan. Save natin. File. Save as. No. Oy! Ito, JPEG. Basta. Ito lang, inaano ko lang ito. Nagtuturo lang tayo ng ano. Desktop. Oh, para at least hindi nyo na, no, wala na kayong problema pag pinaprint nyo siya ng tarpaulin, i-save nyo na as JPEG. Okay na po yun kasi naka-same YK naman po kayo. Yes, ha, palimbawa. Mark sample. Ano ba nagawa ang printer? Epson? Pwede. Pwede. Bago lang sa akin, ito ko lang. Baka naman ito ng computer.